noong nag-walk out ang Talk and Text. It was 2010 Philippine Cup Quarterfinals Game 4 kalaban ng TNT ang Ginebra. Sa first two games nga ng series ay panalo ang TNT, tapos kinuha na ng Ginebra ang serye sa tatlong sunod na pagkapanalo, kabilang nga dito yung walkout ng Game 4. TNT nga ang naghahari ng mga time na to sa Philippine Cup. Kung na-pull out sana nila itong season na ito, 5-peat din sana sila kasi sila nga yung nagkampiyon ng 2009, tapos noong 11, 12 at 13. Pero despite all of that ay sinabi ni Mr. Manny V, pangilinan na no regrets yung ginawa nila. It was the right decision under the circumstances, ika nga ni MVP. Umabot nga sa lagpas 1 million ang multa na binayaran ng Talk and Text. 500,000 pesos nga na automatic sa ginawa ng TNT under ng batas. 500,000 din sa educational trust fund ng mga players at ng kanilang dependents, plus ang share ng TNT sa gate receipts at TV revenues noong araw na yon. Around 200 to 250,000 nga sila yung magbabayad ng share ng other 9 PBA teams. Nangyari nga ito ay 1 minute remaining sa first quarter pa lang ng laro nung ma-elbow nga ni Randel De Ocampo ang nagda-drive na si Ronald Tubid. And then, ang tinawag ng officials ay flagrant foul, penalty 2. Bigla namang nagalit si Coach Chot Reyes at nag-walk out kasama ang buong team ng Talk and Text. Nagbigay naman ang dating commissioner na si Sane Barrios ng 7 minutes para bumalik ang TNT. Ngunit noong pabalik na si Coach Chot ay time is over and then game over na nga para sa Talk and Text. Bakit nga ba nag-walk out ang TNT? Sinabi nila na hindi dapat tinawagan ng penalty 2 si Ranadel De Ocampo. Well, questionable naman talaga yung tawag doon. Pero bukod pa raw sa araw na ito, ginigiit ng TNT na bias ang officiating. Binanggit nila na awarded masyado yung Ginebra sa tawag. From games 1 to 3 nga ay merong 42 free throws ang Ginebra, samantalang 28 lang para sa TNT. Ayun nga yung pinoprotesta ng Talk and Text. Kaso ang naging kawawa lang dito is yung mga fans na pumunta ng live kasi first quarter pa lang ng laro eh. Tapos may nagsabi pa na late na daw sila nakadating, tapos pagpasok daw nila ng Araneta is kumakain na ng hotdog si Celino Cruz. Akala nila tapos na yung game, yun pala, nag-walk out ang TNT. So eto, panoorin nyo yung nangyari. Make sure you subscribe for more and please, pwede kayong mag-comment ng iba pang memorable moments sa PBA para magawa natin ang video. Kayo na rin yung bahalang humusga sa throwback moment na ito. Bye-bye! Takedown si Cardona. The meantime, there's a high foul. Oh yes. And could be taking a tumble. Please. You watch it right here. Oh, it looked like Tubin had second motion as he got bumped by Ranidel De Ocampo. As if he had left his, forgotten to give his calling card. The refs are over at the video playback. Let's listen to the announcement. Oh, Ranidel. Ranidel is called for the flagrant too. I am surprised. And so is Chot Reyes. And Ranidel is ejected. That means a one-game suspension. Automatic for him. That's a flagrant too. And he's out. Let's look at that again. So it looks like the referees might have seen something we didn't. Looks like he might have extended his arm to hit Tubid. And Chot Reyes is telling his team, wait a minute, to get out of the play. Looks like Talk and Text is walking out. This is unbelievable. Talk and Text is walking out. I can't believe this. This is going to be a major development. No, this can't be. This Mr. Pangilinan is also moving out. I cannot believe this.
Now this is a major development because this will cause at least a 500,000 peso fine. Which recalls Ginebra against Shell in the 90s. And this game is far from over. And with a minute to go, what has happened, ladies and gentlemen, the Talking Text en masse has moved out of the playing court. Well, you know, personally, I thought that shouldn't be a flagrant too, but maybe the referee saw something we didn't. Maybe there was an extended elbow, and that elbow of Ranidel hit Ronald Tubit above the neck area, which is really the measuring stick of whether a flagrant 2 should be called. You watch it here. Here's Tubit coming up. Now, let's see. Was there a... Tinamaan sa mukha si Tubit. Tinamaan nga sa mukha. There was a second motion on the part of Tubit. I don't know. Let's watch it again. Ayun, across the face. Oh, okay. There was an elbow by Ranidel Del Campo that hit Tubit on the face. And you see, he did not have defensive position because he leaned towards the offensive player. So, I stand corrected. The referee saw it clearly, and that's why they called the flagrant 2. There was an extended elbow, hit Tubit on the face. Anytime you get hit above the neck area by an elbow or a punch, that's going to be an automatic flagrant 2.